So I hope you guys are ready. 3 rounds, 2 exercises per round, 30 seconds each exercise. Twice, you're gonna do it 2 times. Ready? Start. And go! Posso bailo? Ngayon kumbali. Welcome back sa game number 2 ng TNC Predator versus T1. And ito po ang ating coverage ng 1 Esports C-League. Last day na ng group stage. Samahan niyo po. Kami po ulit ang magiging caster niyo ngayong game. I'm Dayanara. Kuya D, tignan natin kung makaka-2-0 ang TNC o makakaisa ang T1 dito sa ating bakbakan, tingin guys. Tingin mo ba makakaisa? Saan? T1. Ewan natin. Feeling ko hindi. Kataya na tayo dito guys, 2-0. Kayo ba, saan ba kayo nag-place ng bets dito? 2-0 kami, tumaya kami kayo sa pnxbet.com. User code LuponWXE. Kung may katanungan man po kayo guys sa pnxbet.com, PM lang po kayo sa Kuya Nix page. Ayan, kung gusto nyo rin naman po magtanong sa Kuya Nix page kung sino yung mga voucher sellers natin dyan na trusted, pwede nyo rin po i-PM para ililink na lang yung Facebook account nila. Ayan, good luck and please bet responsibly. Ogre Mazay, pinanghawakan pa rin ng TNC. Total, maganda rin naman yung performance kanina. Diba? In terms of laning phase hanggang doon sa mga clash na. Winter Wyvern para sa Nako Ogre Prophet. Okay, Prophet. Nature's Prophet. Flex pick 'yan, pwedeng offlane, pwedeng carry, pwedeng mid, lot, pwedeng roll 'yan eh. Spectre agad yung T1, giyang na giyang. Kanina pa sila ganyan. 'Di ba third pick yung Terror Blade kanina? Tulad ng sabi mo, 'di ba? Parang kung maliit yung hero pool mo. Talagang mayayari yung hero mo. Kaya siguro, for the side of T1, sinecure na nila. Nako. Eh, ang kaso, ika-counter kasi yan, syempre. Winter Wyvern, isa sa mga hero na counter dito kay Spectre, sinecure pick na ng T1. Pero hindi lang naman kasi ani, yan yung counter kay Spectre. So, pwede pa tong follow-upan guys ng TNC. Para syempre, ma-shutdown ulit nila yung Spectre tulad ng ginawa nila kanina sa TB. Share nyo na ulit guys ang public yung ating live stream. Ayan, marami salamat hello kala Lorenzo, kila Gillier, hello kala Frank. Share nyo na guys sa public para sa 1,000 shares equals 1K voucher na pamigay. Thank you, salamat po. Okay, okay. So, tignan natin kung ano magiging reaction, no? Or paano ang magiging pick dito ng TNC. Ngayon, alam na nilang Spectre carry na yung kalaban nila. Hindi man pwedeng Spectre support, di ba? NP, eto NP, pwede carry to eh. NP, pwede carry mid. Yun, offlane. Pwede din. Kung kaban. And Necro. Yun, ang bina naman ng T1. Puro ban-ban muna tayo guys ngayon ah. DK na daw ni Chief Armel yung gusto nilang makita. Sakit. Ay, kay Illustred, hello. Tatry ko mamayang gabi. May ano kasi ko ngayon eh. May dysmenorrhea. Tatry ko. Kung makakaano pa ako. Guys, like nyo na rin pala yung page ko, Dayanara Gaming. Nagsistream po ako everyday. Thank you. Magsistream ka pa ba? Magsistream ka pa ba mamaya? Tignan ko, depende. Kasi may dysmenorrhea nga ako. Bakit ka may dysmenorrhea? Tinatanong pa ba yan? Bamalay ko ba kung saan mo nakukuha yan? Hala ko, buntis ka. Hala ko, buntis ka. Kung ano lang kung ano nung pinapakalat mo sa akin, nung nakaraang nag-cast tayo, sabi mo naman, tomboy ako. Ngayon sinabi ko ba yun? Oo. Ngayon naman sasabihin mo, ganyan, buisit ka. Buntis ka ba? Buntis ka ba? Hindi, papanirang nila lang ka. Papanirang nila pala dyan, Leo. Kung buntis ka ba, kung sakali bang buntis ka, ikakasira mo ba yun? Hindi. Oo, ba't ako naging mapanirang nila lang? Eh kasi hindi naman totoo. Kaya nga na ako sinabing masama guys na masama ang ang sinabi ko lang, buntis ka ba? Nagtatanong ako. It's either yes or no. Hindi ko naman kukontra yung sabi ko nga hindi. Paano ako naging mapanira? Natanong lang ako. Ay, Carly Bedelo, share your stream.
Sige, pag nabutis ka, ako, hindi ako magnininong kahit anong pilit mo sa akin. Sabi ko kay Kuya Nick, huwag ka rin siya magninong. Tigil mo, Kuya, din 19 pa lang ako. Yung iba nga, 14 pa lang nanin eh. Eh, wala pang balak. Gusto ko 25 plus. Pa? May 25 plus? Malaman-laman namin bukas makalawa. Isa ka ng ina. No pay. Mama lang ni Dwight. Mama lang ng pusa ko, guys. Pango! Ng T1. Ay, may gustong ano, patunayan. Ay, may gustong patunayan yung T1, guys. Gusto nila sila naman. Viper ni Chief Armel. Uy. At least para sa side ng TNC, kahit paano kung di naman na makakounter itong Viper. Diba? Meron na silang maipapanalong lane, kahit isa lang. Ay, Viper! Na yung live stream. Kaya lane ng Viper na to. Ngayon lang ako nakakita ng Viper ng TNC ulit, ah. Mid siguro, mid. Takot. Malakas Viper, ilakas manghanas sa lane yan eh. Mm-hmm. And pinadaw to ni Gabby, kakagamit lang daw sa pub. Nakakita nila. Feeling ko nga din, NP to ni Gabby, guys. Mm-hmm. Sulit. Kaso T1 parang ganun lagi yung playstyle nila, no? Maasa sila palagi sa kanilang mga ulti. Parang tulad ng game number 1, ngayon ulit game number 2, puro sila, ano, ulti-dependent. So, one time, big time, kung sakaling mag-fail, hindi na nag-connect yung isa, wasak na sila. Ayun lang. Maririsk pa nga. Earthshaker dito, pwedeng maging move niya, hindi niya imamax yung totem niya. Dahil may morphling. Or, hindi siya maglalagay ng totem talaga. Eh, mahirap yun pag di siya naglagay talaga. Diba? Lungkot nun. Kawawa naman dito, guys, yung ES. Napasama pa nga yung peak na ES, guys, ng T1. No? Hello, kala Joven. Hello din, guys, sa mga nanonot kay Kuya D. Share nyo na yung livestream ni Kuya D. And then, live stream dito sa Kuya Nick's page. Maraming salamat. Thank you sa mga nag-share ng stream natin, guys. Thank you sa mga sharers natin dyan, sa mga kaibigan natin. Batiin ko nga yung mga sharers natin. Sharers. Salamat, Ivan na Kabigting. Vince Rosel Simbonzal, Frederick Vasquez del Rosario, Nomer Nero Gamundoy, Hector Dulay Jr., Aaron Pertobal, Jay Santos, Edward Nunes de Jesus, Red Red. Dami nating sharer. Shoutout sa mga sharer natin dyan, guys. Welcome ulit sa stream. Game number 2 na tayo dito ng featured match natin. Hello po. Baka ako, after ko dito, mag-stream ako ng Dota o kaya PUBG. Ako try ko mamaya. Depende. Papahinga muna ako ng kaunti. Pak, ang banan dito ng TNC. Kanina pa binaban ng TNC itong pak, ah. Sulit. Sulit naman din. And clockwork. So, tama naman. Isang support pa nga ata talaga yung kulang dito, guys. Ng TNC. Last ban na ng TNC mid. Mid. Pwede ulit ban, guys, ng TNC. Yung kung katulad kanina. Oy, thank you kay Doe White sa 100 stars. Hello po. Sa lahat ng mga frontliners dyan. Thank you! Salamat po. Wala na umangat na boss. Pero thank you po. Thank you sa stars. Salamat. God bless. Oo, share nyo na yung stream ng public para manalo ng 1,000 voucher. Thank you po. Masters. Salbahe. Panoorin ko yung video ni Jinky na nagbo-boxing siya. Bakit naman? Ayun, nagpa-prack. Wala, bubugin niya. Gabi. Huwag mo niyang bubugin niya ata si Agot eh. Ba't nga naman din kasi ganun? Depende yun sa level of perception mo. Ba't naman ganun? Nay kay Lex, hello. Why naman kasi ganun? Grabe naman nga kasi yung bike, no? Parehas lang naman nasasakyan yan. Nasa under yan, Hermes pa. Sana makahawak man lang ng Hermes, guys. Tiny! Na ng TNC to ay Tiny Airlines, guys. Ay, tapos kapag ka nag...
pag kung magsakaling mag-aagal yung scepter man yung Morphling, eh airlines nga, TNC Airlines nga to. Lipat-lipat lang, Tiny Airlines. Oh, tapos mamaya yung Morphling pag ginaya niya yung ES. Wala, hindi na nagaganim sa mga Morphling ngayon. Ang ginagawa na ng mga Morphling. Mantas tayo, libre, direkta na. Wala na yung mga patumpik-tumpik pa. Kung ganun ang gagayain, mag-ES pa rin dapat yan, di ba? Pwede, pwede. NP mid-morph ni Gabi nga. Mama po. Ay, hello ko lang, Lemuel. Hello. Guys, wala pa kayong mga share but dyan. Share nyo na ng public yung ating live stream. Thank you. Salamat, salamat. And eto na nga. Alaka, binurot mama. So, makakita ba tayo ng fast game? Ang tanong. Broodmother si Miracle, ibig sabihin? Ano to? Naku, ginagamba. Pwede, madami namang ano dito. In guys. Your dream, Spectre, okay, Miracle, Brood, oh. Maiba lang daw. So, Miracle, mid, Brood. Iba, iniba nila, nagpalit-palit. Oo. Brood mama, guys. Naku. Eh, may iangkat. Naku po. Ay, teka, wait. Support tayo guys na Viper. Kasi dati diba nauso yung support na Viper. Tapos napalitan na lang ng support na Klinx. Kasi parang same lang din naman yung mechanic ng hero na yon. Ang kaibahan lang, Klinx merong way na pang alis. Which is yung skeleton walk niya, diba? Yung invisibility niya. Eh Viper nga lang guys, yun yung wala. Okay, okay. Nakakatakot tong Brood Mama na pig, ha? Pero kasi tiny, eh. Peparahin niya lang yung mga spiderlings ni Brood Mother mamaya, eh. So, pwedeng mapabuti pa to kay Chief Armel. And then, maaga pa siya makabuild ng kanyang items. Yun. Sulit naman din kasi, basta lang meron kang pang clear agad ng mga spiderlings niya. Hindi siya basta makaka-advance. Kaso, yung jungle area nyo, yun ang pwedeng problema. Kasi susugurin niya yan eh, agawan ka ng farm, kukunin pa yung farm niya dito sa may side camp nila mismo. Sobrang lawa kasi na posible maging farm ng Broodmother. So, kailangan magawa niya ng paraan mamaya ng TNC. Ay, kay Carlo, hello din. Oh, Tiny versus Broodmother nga guys. Game number 2 na po tayo, nanalo ng first game ay TNC. And pakilala na po natin ngayon ang both teams on the side of TNC March sa kanyang Nature's Prophet, Team sa kanyang Viper, Armel sa kanyang Tiny, Gabi sa kanyang Morphling, and then KP para sa kanyang Ogre Mashai. Para naman sa side ng T1, Foreb, Pangolier, Jokam, Earthshaker, Miracle, Broodmother, In Your Dream Spectre, and Poloson sa kanyang Winter Wyvern! Tignan natin. Oh. Sana makatuo 0 TNC, guys, no? Feeling ko kaya, eh. Mid pa lang, eh. Nag-Viper si Teams? Viper si Teams? Oo, support. No. Support Viper? Support. Anong ginagawa ng Viper sa, ano? Pang lane lang, kasi nagsastock yun, eh. Diba? So, Viper Ogre, offlane Ogre Magi si, ano? Si KP. Okay lang. Tiny pala yung mid. So, okay lang. Kaya niyang ubusin yung mga gagamboy dito, if ever. Even the Morphling, kaya yan. So, true. Ganda ng Tiny dito. O nga pala, di ko na na-PM si Kuya D. Lagi ko bakit? Naaalala yung Tiny, pero di ko na PM. Na, wala kang naaalala. Wala kang naaalala. Naalala ko pag nakikita ko. Ayun tayo, eh. Bibigyan ka na. Gusto mo ako pa mag-PM? Ayos ka din. Reset. Eto na nga guys. Sa may gitna. Tingin ko may lamang dito si Tiny. May lamang. Tignan natin si Miracle. Isa sa mga signature hero niya yung dati. Ang taba naman itong botchog naman ito. Oo, hindi naman. Hindi na nga gumigilid. Nabablock pa. Botchog nung model nung gagamba, no? Reset. Ang talent si Arvel dito. Hirap na hirap magblock. Okay, kuha lang yan ang tropa. Parang nakakatakot yung Broodmother na to, guys. Yung tingin pa lang. Parang kumakain ng manok, eh. Ayaw gagambay, di kumakain ng manok, eh. Pero itong Broodmother na to, parang botsog na Broodmother to, eh. Ay, noon, nakayo, parang busog, oh. Parang bloodlust. Ayaw, mas nagagamba kasi, guys. Yung payat nagagamba, mas nakakatakot kasi gutom yun. Pag mataba, hindi na nakakatakot kasi natutulog lang yung gagamba talaga yun. Pero feeling ko, itong gagamba na to ng Broodmother na to, hindi to nakakatakot kasi botchog, eh.
Busog to eh. Di ba kung nagagagamba kayo, alam nyo yun. Pag botyog. Ay, oo nga pala yung text. Sorry, sorry guys. Yung pag alam nyo, pag botyog yung gagamba, di ba? Yay. Nag-alaga ka kaya nga yung dati, tapos binabahay mo mga, sa posporo. Kaya nga yung mga nagagagamba talaga guys. Di ba? Ang ginagawa nila, ginugutom muna nila yung mga gagamba. Di ba? Ganun pala yun. May alaga ka ba dati? Nagagamba? Alam mo ah. Ay, sa probinsya kasi, ano yan, lalo na sa amin sa Tubuan, maraming gagamba. No. Meron pa dyan yung mga kulay yellow, yan, malupit ng mga gagamba yun. Yaw, Nopi, baka mamatay ako dun, guys. Mamatay sa nervos sa takot. Ako nga, gusto kong makagat ng gagamba ng bata ako, eh, baka maging si Spider-Man ako. Eh. Sige, hindi ka magiging si Spider-Man, magiging gagamboy ka. Yung Pinoy version ng Spider-Man o gagamboy. Napaka-creative talaga ng mga Filipino writers sa TV, no? Gagamboy. Gagamboy! Yung ano ba? Wonder Woman, no? First dead data to. Olson! Huli ka, Balbon. And effective na naman, guys. Ay, hindi! Ogre Maza ito kay CKP. So, ganun pa din alos yung mechanic. Pero taubos si Teams na yung naman yung... Kaso Bacillus Lord to, Bacillus Lord. Kaso pabili siya ng pabili ng mana pa kasi. Baka naman si Teams na talaga yung offline, hindi mo pa alam. Hindi, puro denial lang to si Teams. Sabi nila, total KP, laro ang support ka naman, mag-support palit ka na lang. Palit na tayo. Palit na tayo. Eh dati naman si Teams, scary yan dati. Skybill yan, Skybill Teams. Double bloodlust daw yung meron yung ano, Broodmother. Ang laki nga naman din kasi. Pero ayan no, in terms of last at the nice, 17-8 yung Tiny, yung Broodmother, 15-0. So may lamang talaga si Armel. Nasa galawan na lang ni Miracle yan guys, kung paano natin makikita yung bawi niya. Kasi ganyan na yung kadalasan nakikita natin sa Broodmother eh, diba? Pagka ngayon makikita natin ganyan lay item. Pero paglingat natin mamaya dyan, meron niya yung Soul Ring. Magkakaroon na yun ng Solar Crest o kung ano man bibili ng Broodmother. Kasi ano sobrang takaw sa farm. Ano bang build yung Tiny natin dito? The level 2 yung sa 3 throw face niya. Face Boots. Then siya mamaya. Tsaka siguro Bracer. Pero max nga yung 3 grab niya. Para pang hampas. Kasi parang ano yan eh, diba? Parang chinelas yan. Alam mo naman yung chinelas, dapat talaga sa mga insekto yan. Yan ang isa sa mga pinaka-effective na pamatay ng insekto. Mapaipi, sa lagubang. Sa lagubang, pag dahil ito, papatay yung chinelas yan. Dama. Pero ito, Morphling nga maganda to. Morphling, pre-farm to kagad si Gabi dito. March, ayan, trabaho lang. Rekta dito sa backline, saras lang. Binebasican lang yan ni March. Tapos yung hero pa ni March ngayon, kung kailanganin man siya sa ibang lane, TP lang ulit. O, ganun lang. Tama, chill build lang. Basican lang yan, guys, ni March. And, nakuha na pa nga ng courier. Pero eto na nga, guys, yung bahwe ni Miracle. Bigla, oh, 10-8. Sa gupat siya dumiretso, oh. Hindi, ganyan talaga. Brutal. Ayaw niya ito sa Tiny. Siyempre, ano yun, kukunin yung mga gagamboys niya dun. Pero ito, dito na lang siya sa gubat niya. Mas safe pa raw siya rito. Mas mabilis pa nga naman talaga yung farm sa gubat. Kung tutusin. Yan, Gina. Medyo naglalag lang daw sila, guys. Pero ito si Viper, ha. Si Teams, guys, ubos lagi ang mana niya. Dun sa kinukulang, eh. Dun sa kinakapos. May base man siya, pero hindi kasi sapat, eh. Nahihirapan pa din siya eh. Sayang. 5 minute mark, 2-4-2 lang din naman yung bounties natin. Ngayon, tama. Yan. Dito sa taas, ang magkatapat Ogre and Spectre 23-8 yung Ogre, 22-1 yung Spectre. So, okay. Kasi nauubusan ng mana si Ani, si Kims. Kung sakaling di siya nauubusan ng mana, tuloy-tuloy lang yung harassment niya eh. Pero dahil nahirap din siya sa mana. Spamin niya talaga nung spamin niya. Pero ito Morph, giniipon lang yung creep wave dito para magpantay. Hinatak ng panggo kasi yung creep wave sa kabila eh.
Para meron din silang level doon. Pero Gabi, ang maganda naman guys, free farm. Mas maaga sa usual na time, mag-online yung morphling dito. Which is good para sa side ng TNC. Para yung item na kakailanganin niya, pwede niya na lang din ituloy-tuloy sa pagpatay sa mga team fights. So let's see, Tiny, napabayaan na tong Tiny dito sa mid lane. Malapit na mabuhay Facebook siya. Mm-hmm. Ang daming kagamba ng Broodmother, pero tamang pagpa-farm niya lang sa gubat yan. Napadami siya kagamba dito. Ayaw niyo. Ayaw niyo bigyan ng extra gold yung Tiny dito. Pero feeling ko pag nakapag-blink yung Tiny, maubos at maubos si engine eh. Okay, kaso namamatayin. Ba't kanina pa naubusan ng warrior dito yung TNC? Ituloy mapadala-padala guys yung mga needed items nila. Well played ah. Instead na march yung tatrabaho ng mga warriors ng T1, nauunahan pa sila ng T1. Yun lang, nababalik na. 1-0 naman. Baba ng scoring natin, 1-0. Lamang lang naman pa rin dito yung ano, yung side ng netong TNC ng 1K in terms of gold, 1 kill din lamang nila. Free farm yung morphling eh. So, tiling ko kung ganito yung mangyari, okay lang to. Pero 1 for 1 trade, makakapatay ng Earthshaker. Ano yun, 3v3 yung naganap doon. Pero, support ba yung ano, yung kuha? Support kasi yung ano yun, no? Uy, pero abo. Uy, personation! Wala, hindi, makapagtago yan. Spectral dagger eh. Pero pwede dagger, nga kasi, pasen, ayun na, nakalayo na eh. And TP, ayun na, sundan ni March! Kaso, wala na siyang pang-disable. Pero, kaya ka nilang kunin tong tower na to, di ko alam. Pero nandito yung Ogre, na offlane. Ako, nakahanap siya rito. Ulo, grabe nga, pinapasok nyo. Okay. Malalim-lalim na yan. Inspector, nag-TP pabalik ng base eh. So, may hirapan siya makapalik dito, guys. Siguro, ang takpo ng Spectre, jungle area na lang din muna. Mahihirapan na siya dito sa may taas eh. Uma-advance yung Ogre, andito din yung Nature's Prophet. Yan, at saka inuunti-unti na din yung tower nila dyan. Pwede, may mga creeps pa naman na onti na pasugod doon, pero ayun lang. Almost zero infinite into the game. Dahil lang sa rotation na yun ni Armel. Isang mabilisan, guys. Ako kung gano'ng karaming gagambay, pero mukhang madami-daming gagambay yung gamit nila. Sandamukpan. Sandamakmak na gagamba. Sandamakmak. Ay, ano yun ha, bundol? Saglit lang? Ano pa, no? Parang nag-trip to Jerusalem lay dalawa. Pero mapapatay pa rin, so lalamang dito sa kill yung T1. Nakakuha silang dalawang kill doon, napatay nila yung Nature's Prophet, yung Ogre Magi. Pero yung Ogre Magi, malapit na yung Midas dito ah. Makakotinay pa nga ng tower, itong T1 dito. Yun na nga. Pero maganda pa rin yung takbo guys, ng bottom lane ng TNC. And in your dream, ayan wala, yung wala, wala rin, wala rin katapat yung morph eh. Kumbaga, free farm talaga yung morph, todo farm kung todo farm. Spectre pwede niyang tambayan yung taas kahit wala na siyang tore doon. Kunin niya lang yung mga sumusugod na creeps sa may taas and then takbo sa jungle area. Kasi sakto naman yun eh. Timing naman yun. Kapag nakuha niya na yung nandito sa top jungle area nila, pwede siya sumugod dun sa may top lane nila. Sakto lang yun. Pero, eto na nga guys. After ng game na to guys, Adroid versus Reality. Best of one po tayo. Tiebreaker. Nahuli sila ng Tiny rito. May nahuli pero lumipad yung Winter Wyvern dito and walang mahuhuli si Chief Armel. Broodmother, medyo umabante na dito. Nakita yung paglipad niya dun sa may parang riverside. Pero, Paulson, ayan na nga, nagtagpo. Wala na yung kanyang Arctic Burn. Pinapatagal nila yung buhay niya pero gumapang na ang dragon. Ito nagpaw na kay Gabi. Ito yun, nakakuha pa rin si Gabi ng kill dito. And number one pa rin siya sa network pero yung si Miracle, nakaunti-unti nang nakakabol dito. Yun na nga yun, 10-minute mark and bounties. Teka, tatlo pa naman guys. Ayun, tatlo. Tatlo sa DNC. Ayun, isa lang sa T1. So si DMC hindi siya magro-rotate talaga dito. Si March ang magro-rotate nila. Pero ito, ganda. Saka si Armel. 10 minutes Orchid para dito sa Broodmother. Kahit sinong mahuli niya, wala ng boots-boots dito. Mapapatay niya ng Dioras. Level 10 pa siya rito. Ang dami nung gagamba. No, may added movement speed rin naman siya dyan sa may ano niya, yung mga webs niya.
susulit. Pero ang laki ng lamang ng TNC rito, 2K, ha? Kahit ganito kayaman yung broodmother, brood lang naman mayaman eh. Nako. Pero napipilitan yung TNC mag-react kasi dito sa may gitna eh. Saglit lang kasi nawala si Chief Amel. Limit ang gagamba. Di ko sure. Wala na yata ang limit ng gagamba eh, no? Wala nakalagay eh. Dati may limit yan eh. Ngayon, dami na talaga. Kung ilan na eh, no? Sulit. Kaya sulit talaga sa mid tong brood mama eh. Yung kaya bilang niyan? Ironwood. Sarap siguro dyan, no, kung yung dati pang buff ng Lycan, yung ano. Yung, alam mo, dati mga combo dyan sa mga broodmother, yung undying. Paano pag, yun? Pag ginamitan ka nung yung heal ng undying, di ba depende yun kung gano'ng karaming unit? Ama. Pag ganyan karami yung gagamba, wasak talaga. Pero yan, pag ganyan, ineko yan. Kunyari may areas yung kalaban, ineko yan ganyan karami, damay pati yung nanay. True. Pwede din kay ano, kay Grimstroke. Kaya ata si Chief Armel dito. Kasi stroke of fate niya depende sa dami ng tatamaan. And Armel. And Chief Armel will go down. Dahil sa Orchid, di makakabato si Chief Armel doon. And ayan yung gagawin dito ng T1. Mang-i-snipe sila gamit yung ES Wyvern nila. Tapos ito, sang damakmak na gagamba. Dami yung bibilis pang gumapa. Ang creepy. Specter, ano ba ito? Going for Manta style, yung spec. No, Manta. Si Gabi naman, guys. Going for Manta din, and then E-Blade. Pero nagnanakaw na ng jungle area ngayon yung T1. Swap na. Ang nasusulit lang sa ngayon ni Gabi is yung triangle cap nila. Medyo malit yan for Gabi. Pero in terms of death first, si Gabi pinakamayaman, followed by Broodmother, and then two cores ng TNC. Totoo, pero Broodmother ha, nakadikit lang dito sa Morphling. Namamaximize kasi dito, hanggat walang manta yung Morphling, kaya siya patayin dito kung tutusin eh. Pero ito, nahabol yung Morphling yata sa mid lane dito. Minamax by siya, pero syempre makakapag-attribute chip siya rito. Tiny lang. Malayo pa ba blink niya? Malapit na, 200 na lang blink. Okay. Ayan, pwede nilang pangkaan yung mga gagamba. Pag yung mga gagamba, naaabatos, ginto talaga, gold mine. Pero farm lang din muna. Nagpapaubaya din kasi Spectre, kaya siya nandun sa may baba kanina eh. Kasi ayan, no, wala siya halos naaabutan na farm. Dahil kinukuha din ng Broodmother. So, medyo greedy nga yung Broodmother, guys. Kaya Spectre na pipilita lumayo. Pero ito, aba, may blink dagger na yung Tiny. So, let's see kung paano niya gagamitin ito at sinong una niya magiging biktima. Abot mo. Oh, hindi, ward lang. Alam ko, inabot pa eh. Para may vision, no? Para din naman kasi doon sa may broodmother. 3 months, pull off the seat, guys. Sila. San pupunta ko? Uli sila nung observer wards doon. Oh, uli yung smoke nila. Kaya iwas, oh. Todo iwas ngayon yung T1. Yun lang, hanapan talaga ng ward ngayon yung trabaho ng TNC. Pero okay itong ginagawa ng NP, ah. Niiman niya doon yung mga treyant siya para madelay yung flow ng creeps. Tapos sasaluhin na lang ni Gabi yung creeps sa paparating doon sa may taas. Inalo. Ay, pumasok! Tinamahan lahat ng ultimate. Nakita mo ba yun? Tinamahan ang ultimate ng Prophet yung mga gagamba. Nabura sa mapa. Payamarn. Nako, Armel. Ay, nabundol. Ayun lang. Tinipihan sa mukha. Nabundol. Sa mukha, taas kamay. Pero makamahuhuli rin nila to. And the fishers, so Nature's Prophet yung mamamatay. 3-5 yung score natin yun dito. Mas worth yung unang ano nila, target nila. Nabundol kasi yung pango. Masyadong confident na gugulong sa high ground. At dami pa namang kanto dun. Sayang. Pero balik tayo kay Morphling. Ano na item ni Morph? Manta na to. Manta style na. Lapa. Konti pa. Uli. Aray ko. In your dream? Yun na nga. Spectral dagger. Diyan na rin yung Wyvern. Pero ito na. Nag-multicast yung Ogre Machay. Aray ko. Patay si Earthshaker dito. Yan ni Gambanig. So super slow siya. And kill yan. Pero may pangulir dito. Here comes the Spectre Hunt. Mahuhuli nila rito yung Nature's Prophet.
Pwede silang pumatay ng isa pang target pero hindi, makakatakas yung Viper dito. So both teams just trading trade palitan lang ng hero dito. Uli dito si Gabi, ayan na naman yung observer ward oh. Winter's Curse and Gulong. Sino pa bang dadating dito sa may baba? Nakapagmata, ubus agad! Yung mga illusion. Eh, syempre, ubus yun. Wala naman siyang buhay nung nagmanta siya eh. Oh, naku, pero buti na lang guys. Wala nang ibang dumating doon. Nakapag-hunt na rin kasi Spectre. So, dito na muna siya guys sa taas. Magpa-farm. So ngayon na, nagpe-feel yung mga plano ng TNC tulad ng Smoke of the City la kanina dahil kita sa ward. Yung farm naman na yung stock naman na ninakaw ni Gabi guys, hindi niya din nakuha lahat kasi na naman, reward na naman. Hindi naman yung mga gagamboys dito, mga kaibigan. Ah. Pero ags na yung Brood Mama. Kaya yung ambilis tumakaw ng TNC rito, makakanakaw sila ng Aegis dito. Good play para sa kanila. And pwede silang gumaw dahil nakapwesto na kagad yung advance party. And the Aegis of the Immortal, makukuha ng Morphling dito. Yun na nga. Well played. Good move. Aming from TNC kasi nag-smoke din sila doon ng naka-advance eh. At least for the side of TNC kasi malakas mag-Rosha at kahit na isa lang yung nasa loob, isa dalawa lang. Kaya hindi sila ganong tinagal doon. Morphling kasi pag may lifesteal na, kailangan niya lang ng tatangke, kayang-kaya niya ng kunin yung Roshan eh. 4-6 ha, yung mga nagbet ng F10K dyan guys, good luck po. And kung gusto niyo naman po magbet, please use your code sa pnxbet.com Lupon WX po. Kung may dagdag katanungan man po kayo, na-PM lang kayo sa Kuya Nix page. Pero teams, nanlambot! Ay, ginawang mamon. Ito na may gulong galing sa high grounds. Pero this time, makakadaan na siya. 4-stop, ayun! Nabisailan pa nga. Ipatay 4-8 yung scoreline natin dito. Bessel up na kagad sa Pangolier. Pangontra nila sa Morphling yan. Broodmother next item. BKB Spectre. Malapit na rin sa kanyang Manta style dito. Morphling lang yung mayaman sa TNC rito. Para sa akin. Mm-hmm. Yung tayo ni Inichi Parmel. Medyo walang gamit dito. Oo. Oh. Pagka-blink dagger niya kasi yung mga initiations tulad kanina, hindi na rin. Ipers naka, gumagrarado pa ito. Pero may Veil of Discord din siya rito. Ay, yamarn. Vampire Fangs? Ay, pwede itong Vampire Fangs. Ah, pero few kills skip na lang yung pinili niya. Ganun lang mo yung trip ni Meral, oh. Stat yan eh. Kumbaga plus 13 strength yan, plus 13 int yan. Ito lang talaga yung gagawin guys ni Meral. Kaya kanina pa siya dito ginagank na TNC kasi alam nilang andito lang yung Broodmother. Diyan lang sa may top jungle area nila, takbo sa may mid. Ulit-ulit lang guys, ginagawa ng Broodmother. Basic lang, pero kita nyo naman yung farm. Apakayaman. Nagpa-farm sa gubat, nagpa-farm sa lane. Pero ang trade-off kasi nyan, mahirap yung mga kampi niya. Kita mo yung pagitan nila nung susunod niyang kampi, di ba? Ang laki. Nako po, Armel. Chief Armel, ay nako po. Vessel. Huli, Avalanche, Fissure, pinepwestoan na, kinakancel-cancel, Kinos, Hunt, nako po, hinit ang sarili niyang kampe, and ayan ay gulong setup, Manta, ubos agad, ang Illusions, Aegis will be popped round 2 para sa TNC, pero Ekuslam, ayun na nga, Gabi, Vessel, magagamit pa sa kanya, so hindi siya makakapag-gain ng health, and mamamatay din si Gabi rito. T1 na ang makakakuha ng kalamangan just like that. Medyo walang synergy yung TNC sa mga teammates nila rito ha. Tingnan mo kung nasan yung Viper, nasan yung Nature's Prophet. And syempre, si KP nandito na naman sa isang herong Wasil Valdez. Si Jumbo Bulado, si Joey Boy. Sabi ka naman, in Midas I trust, sabi ni KP. Buti sana kung namamaydas yung hero ng kalaban eh. Magandang gabi guys, share niyo na po na public yung ating live stream para meron tayo pamigay ng 1K voucher sa PNX Bet. Salamat po. Si Nero Kun, di ko alam talaga yung pinaglalaban ni Nero Kun. Hindi nga po ito na, si Merakel. Merakel po ito boss, Merakel. Malapit na rin yung BKB niya. Wala na siyang boots-boots dito.
Eto na naman po ang 3-man smoke of the seat. Pero saan papunta? Wala kasi halos nagpapakita sa mapa ng T1 eh. So yan, saan ang takbo? Eh, parang mapapashove na lang ng lane dito yung TNC ah. Dapat, dapat sila rito. Kumbaga, kung ganito playstyle ng TNC, ang taas ng confidence sila na kaya sila buhatin ang Morphling nila. Pero kita mo naman si Maxbite oh. Yan, sabi niya, ano yung puno na yan? Ano yung harang na yan? Meron ba ako, narangan ba ako dyan? Sabi niya ganun. Bezel na rin yung profit dito. RL Shaker mukhang mahuhuli. Uy, magkakabakbakan. Walang ENP rito. Ay, huli pa si Teams. Gumulong? Saan pa gumulong yun sa kabilang banda? Ay, pero tinry na lang lumaban. Wala, di lalaban TNC rito. Ay, ano, kita mo naman yung offlane ni, ano, ginagawa mo. Vision po. Makakaiba talaga yung mga offlane ni, ano, yun, ni KP. Walang silbi talaga. Alam ko yung hero na, o si KP talaga eh. Hindi ko si KP na talaga yung problema guys eh. Sir Eric, baka naman. Alam mo gusto yung palitan to si KP. Kung may isa suggest ka, sino? Wala, kahit sino, basta wag si KP. Hater raid ni KP to ah. Sa lahat ng pinapanood kong laro, wala naman talagang ginagawa si KP. Parang wala siyang pinapanalo. Parang yung ginagawa niya, kahit sino pwedeng gawin niya yung ginagawa niya. Magpapakamatay lang. Parang siya nagiging support. Oo, parang ganun. Sabi nga ni Kimo, parang siyang position, hindi siya position 3, mukha siyang position 4.5 eh. Sa pagitan siya naman eh. Tama naman, mayaman yung ogre niya, pero dahil sa Midas yan. Pero ano ba talaga ang ginagawa niya? Ang problema si Chip, wala rin gamit si Chip Armel eh. Nahirapan dito guys si Chip Armel, no? Tagger for stuff, pero hindi kasi siya makagalaw. Ang mechanic kasi halos sa isang tiny, di ba? Kaya yung mga single pick-offs. Pero kasi wala sila mahuli. Second smoke of the seat na nila yung kanina, wala pa rin sila nakuha. Sobrang sayang ng mga nangyayaring galaw para... E-blade na yung morph. Ito may pamburst na sila. May e-blade yung morph. Pero Spectre, Manta style diffusal na rito. Ito yung Viper. Pero ano yun? Gumagawa na ng sariling play si Teams dito. Pero sure, wala rin siya mapapatay dito. Kahit may Rad of Atos siya at meron siyang Veil of Discord and 10 kill advantage na para sa side dito ng T1. Nayayari guys si Teams ah. Nahuli. Dami ng... Medyo madami. Ilan na ba? Nagiging si Teams silog na siya rito. Malapit na guys. Pero si Match. Oh, yun. Huli na naman. Armel. Ay, naiko pa nga. 4-stop. Pero yun na yung Spectre Hunt eh. Ayan na nga guys, huli pa to si Tabachoy. Pero nakapag-TP, nahabol dito si Armel sa may kabilang banda. Pero eto na lang to si March, makaka-TP din ba? Kung hindi makaka-TP si March, so 15-5, mamamatay lang yung Earthshaker. Pero wala pa rin, nasan po si Morphling ba tayo lumaban? May E-Blade siya pero pamparm niya pa lang yata yung E-Blade niya rito guys. Naisa na sila eh, ano? Unang namatay sa taas si Team. Sumunod naman sa gitna. Wala nga si Energy yung lineup ng ano eh, ng TNC. Hindi ko rin alam kung bakit umig sila ng Viper post 4. Siguro yung plano nila ilagay yan kanina sa mid. Pero knowing na yung stable dito eh. Ilan din guys. Tapos ganun lang ulit gagawin. Nakaka-creepy naman na itong Broodmother maglakad. Pangit, nakakalabot. Gagambang busog kasi yan. Nakakalabot guys. Nigilabutan ako. Pero gagawin nila. Alam nilang walang BKB. Kaya nilang i-burst. Kaso yung tingnan nyo na may T1, dikit-dikit. Ayan oh. Yun yung kaibahan eh. TNC, hiwa-hiwalay sila palagi positioning. Whereas sa T1, dikit-dikit lang sila. Yun ang silbi ng Ogre. Tatangkihin niya yung Rolling Thunder, guys. Respector mag-aabol dito. Meron siyang Diffusal Blade. May mahuhuli ba sila rito? Nature's Prophet Ultimate. Tatama. Alam na may vision. Rito, so alam na may vision. Tignan natin, mayroong natos back dito. Specter yon, here comes the... Morphling na malaban, pero wala. Nasa ko nasa gitna. Wala ka na, sa gitna ng nowhere, guys. Ewan ko na. Eh, pero lalaban yan. Nakapag-strength? Oop. Pango. Pero Miracle Monster Kill na iniisa-isa. Wala ka, parang nagwawalis lang dito yung Broodmother.
Wala naman kasing gagawin yung ano. Be sure, walang TP. Huli na naman dito yung Morbling. 6-18 yung scoreline natin. Mo nangangamoy 1-1 yung TNC dito, guys. Walang makaka-TP ata talaga, guys. Well played for me, Raquel. Nasa zone out na kasi nila doon si In Your Dream, eh. In Your Dream naman, nagpapakait lang Gabi yan, naman, eh. Si Gabi naman din kasi nag-wave in paharap. Wala naman siyang mapapatay doon. So, ayun. Wasalak ang mukha ni Gabi rin doon, guys. Naubos din mana na rin kasi ni Gabi dahil dito sa Spectre, eh. Nako po. Sama-sama si nangyayari. Chip Carmel, wala rin gamit si Chip. Next item ni Chip Octa rin. Bukain na ba to? Op! Baka mahuli. Winter's Curse. Nagdilim nga lang yung paningin. Oo. Walang vision. Pero Roshan na dito. Walang Morbling. Ang bilis ng Roshan na temp na to para sa side ng T1. Kayang-kayang kunin ng T1 to, ha. No. Ito yung ang tanong. Anong gagawin ni Jumbo Bulado rito? Bukoy si Kofi pero wala talaga siya gagawin dyan. Jumbo Hotdog. Kaya mo ba ito? Ay, gumulong. Ayan na nga. Ito na, guys. Ibubundol na naman si Bochog. Ayan na. Si Bochog, makakatagal pa ba? Nagmayon, mapakapatay sila. Pero Spectre Hunt, naku po, si Joey Boy. Delikado sila yung support nila rito. Naku, patay si KB, patay si Chip Armel. Makakapatay ng isa, pero mukhang mauubo silang lahat dito. March! Apat ang patay sa side ng TNC Pro Team dito. Buhay pa nga, guys, dun sa may E-Blade combo. Naku po. Tower, mabilis lang din yan. Roshan nga, guys. Masakay naman kasi yung TNC sa pag-exhibition ng pick. Eh. Pumili ng Viper, post for Viper. Oh my God. Tapos offlane Ogre. Putik yan. Ako. Lungkot, lungkot. Parang ma-GGG nga ata talaga dito, guys. Yung TNC. Pero kanding shove muna ng lanes na agawin pa nga ng neutral item. May cheese, may AC, yung dami. Kompletong yeah, items sa itong Brute Mother ni Merakel. Send ako sa'yo din, ha? Sorry, narong send ako. Ano na? Ha? Send ako sa'yo, sorry. Teka, patingin. Sorry, sorry. Ang yabang naman! Hala, ikaw lang din nagbibit niyan, eh. Ay, Kuya Nick, tumataya sa T1! Ano ba yun? Sa phxbet.com log, grabe. Kala ko friend ko. Kala ko friend ko pa na yan. Yabang. 75, guys. Naku, grabe naman magbet to. 400k. Iba talaga, guys, pag mayaman. Ay, pag gusto nyo na pong gamitin yung code namin sa phxbet.com, guys. Lupon WXC po yun. Kung may mga katanungan man po kayo sa PNX bet, guys. PM lang po kayo sa Kuya Nick's page. Pwede nyo rin pong i-PM sa Kuya Nick's page kung sino po yung mga seller, trusted seller ng voucher. Para mas madali. Kasi sa ano eh, di ba, yung mga visa-visa, hindi naman lahat meron nun eh. So, para meron na makabet din kayo, guys. Meron din dun 100, 200, 500. Isa aking bet yun, baliw. na. Sige, balato, Kuya Nick, ha? Kasi mamaya ma-issue eh, baka sabihin hindi guys, ano niya yon, mga na-recruit dashboard ng Lupon WXC, mga kaibigan. Ay Kuya Nick, may nabalitaan ako. Kaya naman pala promote na promote sila, oh Mitch. Nangalin. Oh, pero ito, medyo nayuyurakan na guys dito yung TNC. Pumasok lang si Kuya Nick, lumaki na naman lalo yung kalamangan. Naka? And Sir Eric, si KP po, Sir Eric, baka gusto na po talaga magpapalit. Pakitanong na lang po, Sir Eric. Gusto na yata talaga magpapalit po nito. Nangyang nga dun, Kuya D. Item check tayo guys, item check. Nature's yeah, no. Prophet. Mm. Isa-shopping ko yan si Omid, saka ayun si... Ayun nga eh, ayun nga eh. Kaya pala promote na promote. Sabi ko na eh. Kuya Nick, ako rin kaya Kuya Nick, i-shopping mo para makatikim naman ako ng shopping. Sir Mike pala to, Sir Mike. Sir Mike to, Sir Mike. Wala man lang may hinahod lang kay Kuya Nick. Sobrang hinahod dyan. Busy Kuya Nick to, Sir Mike pala to, Sir Mike. Ba't ka boss? Ay, ba't ka bosses ni Kuya Nick? Si Kuya Nick yun, Kuya Nick. Kuya Nick, Kuya Nick. Grabe naman si Kuya Nick, guys. Pag shopping daw si Jack tsaka si Omits. Eh, alam ko na, magpapalista na lang ako.
Ito yung akin dyan ha, pero kunwari hindi akin guys. Patay na naman yung Nature's Prophet, 7 to 25 na yung score na yan ha. Medyo 18 kill advantage na 16k golded. Kaya bang bumuhat ng Morphling ni Gabi sa ganitong pagkakataon? Mahihirapan. Kasi papalapit pa lang siya, andyan na yung Broodmother. Plus, mahihirapan din siyang tumalon agad. Kasi Spectre Hunt. Wala ka sa sharing katulong eh, no? Si Chiparmel medyo mahirap. Mm-hmm. Tapos si KP, wala ka nang aasahan. Ilang araw na nating alam na wala tayong aasahan kay KP guys eh. So tinatanggapin na natin dyan na wala tayong aasahan kay KP. Shoutout Crystal Don Lopez from Pampanga. Marky, shoutout din sa'yo. Trusted seller ng voucher. Ayun. Yan, yan. Eh, dun kasi ko unang bumibili. Ang pangalan niya kasi Marky. Ang hirap sabihin sa mga viewers. Kaya bakit PM na lang kayo guys sa Kuya Nick's page. Eh, Marky. Ang daming may Marky. Yung isa may ano apelido guys. Ronald Azuvier ba yun? Basta PM na lang kayo sa Kuya Nick's page guys. Ah, kumbaga nahihirapan kang hanapin siya, ganun. Oo, mahirap. Kaya para mas okay, mas madali, link na lang guys. Ask nyo sa Kuya Nick. Or kung may dagdag katanungan man po kayo guys, sa Kuya Nick na rin po kayo magtanong. Ayun, good luck and bet responsibly tayo sana guys. Tiebreaker na po tayo after ng game na to. Adroit versus RR. RR. Sino magkakas doon? Mike and JB ata. Sir Mike, napalaban na nga sa casting. Mm. Boss, pa-shoutout sa asawa ko, Jamaida Campos, 7-month buntis, katabi ko ngayon nanonood. Shoutout sa asawa mo, Jing Campos. Yan, yan. Sana maging healthy ang baby nyo. Hello. Palit na lang daw si KP at team sa position. Kalma lang kayo guys, ba-bounce back yan TNC, diba? Ba-bounce back yan. So DC muna tayo dito guys. San ba kayo nag-bet dito? Ikaw ba nag-place ka ng bet dito, kuya? Di ako nakahabol. Hindi ako nag-bet ngayon. Talo ka hapon eh. Kaya, ay, talo kanina kaya di muna ako mag-bet. Pag malas, abstain. Technique yan. Technique. Sam De Los Reyes, shoutout din sa'yo. Ayan. Justin Abes, ayan. Grabe naman kayo, puro mga asawa nyo siya na shoutout nyo. Ba't din yung shoutout, pinapadaan nyo pa sa akin. Sabi mo, katabi mo naman. Shoutout sa'yo, be! Shoutout sa'yo, mahal, ganun. Shoutout mo na eh, itagaan nyo pa sa akin, nyari sa inyo. Kuya D. Oo. Oh. Nai-issue ka dito na parang may bet ka daw. To be clear, wala pong bet si Kuya D. Eh, wala akong bet. Oh, wala akong bet. Natalo po kay Jose Masjibal kanina sa UFC. Sa mga bago kay Kuya D, talagang passionate talaga siya. Pag kunyari, dati, Mineski casting, talagang passionate siya sa Mineski casting, di ba? Bakit? Wala akong taya dito. Pinapansin ko lang si KP Kuya D kasi ilang araw na ako nagkakas ng laban ng THC. Wala talaga siyang ginagawa, Kuya D. Personal opinion mo yun. Personal opinion, di ba? Sabi ko nga eh. Sa mga bagong Eric, gusto nang mag-quit dito sa TNT. Relax lang. Pero yun nga mga kaibigan, sa mga bago kay Kuya D, talagang yung casting niya talaga, passionate talaga yung casting. 'Di ba? Eh yung mga bago sa akin dito, wala akong pakialam sa nararamdaman niya. relax lang. Pero okay lang, mag-comment lang kay Judge. Di ko naman nababasa eh. Dito kayo mag-comment sa page ko. Oh. Para sa mga gustong humula dyan, alam ko, alam nyo na, pero sino yung MM? Oh. MM? MM? Oh, MM. Putik na, hindi ko nga alam yun, hayop ka eh. Isa, dagdag ka pa sa iniisip ko kagabi, matutulog MM. Na lang ako. Kaila ko ba, kilala mo na lahat ng caster, di ba? Hindi ko kilala, siya lang yung kilala ko. Sino yung MM? Lalayin si yung lalaki? Marlon Marcelo? Marlon? Wow. Marlon? Yun yung lalaki ba? Lalaki ba yun? MM yun eh. MM, ha? Lalaki yun, Kuya Nick, yun yung lalaki. Nika lang ko ba? Putik, di ko kilala. Kilala ko, yung isang kilala ko, tatago ko na lang sa pangalan na Merlat Mampusti. Yan. Yan, kilala yun, tsura ko dun. Sino yun? Relax. Batis Beast! O yun, kilala nyo na yung ano, yung isa, diba? Kilala nyo na. O, wait lang, may clash. Wala na, Kuya Nick, finish na to, niyuyurakan na yung TNC. Ang tanong ko, sino yung isa pang returning? O, sino yung returning? Si Shadwitch! O, wala, room return na yun, hindi mo bra.
Di mo, bra? Grabe! Pauwi mo lang, pabalikin mo para doon, the return of the comeback! Di ba, meron tayong isang welcoming, isang upcoming, isang returning. Nakalimutan ko sabihin, it's a big thing. Uy, naman! Ay, share nyo, si Dayan! Nadamay pa nga! Yanik mo, Yanik! Yung upcoming, bago yun, as in hindi ko hindi namin kilala, ganun, bago? Oh, bago. Ah, hindi namin talaga kilala. Yung returning at sa welcoming ang kilala nyo. Ha? Sino yun? Alam ko na yung isa eh. Yung isa na kilala ko eh. Hindi naman MM yung initials niya. MM yun. Baliw. Ah, hindi ko alam tunay niyang pangalan. Merlat Mampusti nga pangalan nun. Merlat. Kailangan ko na. Si Merlat. Si Mami Merlat Mampusti. Ay, na mo, kuya di. Eh, bakit? Di naman talaga pangalan nun eh. Sige na. Merlat ka pa dyan. May mali ba ako sinabi? Merlat Mampusti. Wala. Oh, yung isa, sino ula mo sa isa? MM din ba yun? Hindi na. Ano? Returning? Sinabi ko returning na initial, kilala yun na kagad yun. Ah, edi Casey. Bobong po na. Eh, sabi rito eh, nanguhulala naman ako, hindi ko naman alam, guys. Madami, alam niyo ba una kong isip Ishi? Ishi nga. Big thing naman, DT, ha? Kanya. Big thing, DT. Ala, D-Ledge! D-Ledge ta ka to! Si Pilage ba to? Ay, ano daw mo, Duno tangan? Ay, siniraan ka? Siniraan ka? Sabi ni Kuya Eric yun, guys, ha? Hindi naman ako yun. Pero Kuya Nick, ako mapasok ka, nabubugbog TNC, kaya ano po, guys, ha? Si Kuya Nick po, friend of pero, TNC. Pero, no bearing to, di ba? Ala po, upper bracket na TNC. Upper bracket ng TNC, oh. Relax lang kayo, mga kaibigan. Wala na mag- Ay, yung Golden State Warriors na sobrang lakas, 72 lang inabot, 72-10 lang. 73-9 ba o 72-10? Parang ganun lang, ha? 73-9, yun lang inabot, ha? 72-10, Kuya Nick, cellphone yun, eh. Bulls, 72-10. Yeah. Nokia, alam mo, Kuya Nick, 72-10, Nokia. Oh. Pero pinakamatibay talaga sa lahat, guys. Uy, meron, Kel! Ala! Ay, feeling niya! Ay, feeling niya, immortal! Pinakamatibay talaga sa cellphone sa lahat, guys. Pwede niyong ipampato sa touching 5110. Ano? 5110. 5110, Nokia, guys. Matik. Ay, March! Ala ka! Ay! Naku po. Pero nag-asim dun yung Brood Mother, ha? Masyado ma-asim. Ito na, babawin niya, no? Buyback na siya. Buyback. Lakad na dito, lakad matutog. Ano yun yung mga, ay, ikot-ikot ni Tiny. Ganun yung sa rear niya. Kaya pala minsan may lines sa gilid niya. May mga pasilis. Pero eto na, may mega na sila rito. Mukhang 1-1 league nga talaga tong ano, laban natin na to, guys. Oh guys, sobrang tibay ng 5110. Meron nga akong 5110 dito. Pinindot ko yung power button, bumukas pa. After 15 years, gumagana pa, guys. Diba? Ang tibay. Oh. Lalaban yan sa patuan. Na, mega na. Ay, pero yung buyback ng Brood Mother, guys, wala alos, ano, ah, naging trade. Pero Roshan is up, so eto naman na yung pwede maging window ng T1. Para makabawin. Hindi kaya bumuhat ng morph, eh. Ito, mag-aganim siya, pero is it too late, too little para sa kanya rito? Sino gagayain niya? Tiny o kaya ES, no? Ano ba ito? No? Wala, nagtodo, nag-skill yung ES. Tudong-tudo yung ES dito, galit na galit. Ganins. Kanino kaya ito, guys? Pwede sa Pango. Pwede dito kay Jokam. Oh, aspect. Kinain niya ba? O kinuha lang? Alin. Noa niya nga, babe. Ito na. Guys, ang huling laban. 39k gold lead na, oh. Yung T1. Pwede yung pwede na mag-hug yung spec sa isang hero lang? Ama. Ano kasing exact na tawag doon sa ano? Shadow step. Ayun. Eto na nga, guys. Kanya-kanya muna sila ng lanes dito. Nature's Prophet, nagtatry na lang mag-farm doon sa may jungle area ng kabila. All or nothing in terms of buybacks naman, guys. Wala. Itong hit, wala. Meron siyang ganim scepter dito. So, tignan natin kung ano magagawa ng Axia rito.
Samantalang Viper, magpa-4 stop. Ito si March, sa tamang harang lang ng mga creep wave dito. Grabe na may mga atabs. Gustong labanan yung mga spiderlings eh. Ay, maganda tong ano ha. Maganda tong... Illusion Escape. Ayun, inabot nga kay In Your Dream. Ayan na nga ba, guys. Okay, okay. So, ultis are up para sa both teams. Except dun sa Wrath of Nature. Pero meron kay El. Medyo nahihirapan na sila humi-ground. Ang bilis din kasi mag-clear ng waves ng TNC. So, buwelo lang yung inihintay dito ng T1. Isang magandang matatalunan na hero lang. Pero binabasak na yung Barracks eh. Oh, ay no. Medyo, ano, mabilis lang mag-clear. Ayan, ako, ubos ulit. Hanap ni Gabi dito yung Earthshaker. Pero nakatago yung ES yata rito, nakasmoke. Pagkasama tayong papalitan, Pilads, tatlo yun eh. Ay, in out of position. Senior Dream, Viper Strike, Rolling Thunder. Eto na nga guys, grabe, dami namang nabubundol ni Forev. Okay, tapos na yung gulong niya, medyo pangit ay positioning. Pero nahuli si Gabi, Eneko Slam sa may gilid by Fissure din doon. And nabisal! Nagtago siya ron para manghuli pero ang ending siya yung nahuli. NGG well played, TNC goes down. 1-1 yung scoreline natin dito pero no bearing match pala to guys. Buti na lang dito tayo pamaya, no bearing match. Hindi, meron tayong taya sa TNC. Alamutan, natalo tayo dito guys sa bet natin din sa TNC. Pero yung mga natalo din dyan kasabayan namin, bawi na lang po kayo ha, bet responsibly, wag niyo. Yung mainit na laban, yung susunod, yun ang may bearing. RR ulit, tapos adroit, pero base of one lang. Tiebreaker guys, laglag ang talo. Yun pa nga ang magandang laban mamaya. And Sir Mike daw magkakasin at saka si JB. Yes. Pero hindi na natin kailangan i-analyze to. Talagang durog lang po yung TNC sa T1 dito sa ating game number 2. 9-37 yung score. Grabe, sobra naman. Oo, abog-bog bear na guys. Pero mamaya ulit magbe-bet kayo nila JB, nila Sir Mike dun sa may next series natin. So hindi na natin papatagalin to. Hindi na natin ito papatagalin guys ha. Magmamambout na muna kami. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood. Mag-aayos ako ng stream dahil mag-stream ako mamaya. So